usapang gulong at upgrade muna tayo mga ka-atsus. Ngunit bago ang lahat, vlogger intro muna tayo. Pakiclick muna ang subscribe button at i-hit ang notification bell para magiging updated kayo sa mga videos sa channel na ito. Maraming maraming salamat po. Bago ng isa na namang budget bike upgrade sa channel na ito, this time sa gulong ng mountain bike, pag-usapan muna natin sandali ang mga uri ng gulong ng bisikleta. Marami tayong mapagpipilian na brand ng gulong ng bike. Merong Maxxis, Continental, Panaracer, Schwalbe, Kenda, at marami pang iba. Lahat ng ito ay dinisenyo para sa uri ng bike, mga size, compatibility, at mga ride na gusto natin. Bet mo ba ang folding tires? O wire tires? Merong mabigat. At merong magaan. For safety purposes, pwede mong i-consider ang reflectorized na gulong. Maraming gulong na rin ang may kulay puting disenyo sa wall o gilid ng gulong o white side. Sikat din ang tan wall, gum wall, o skin wall. Sa dinami-dami ng gulong na pwedeng pagpipilian, alin nga ba ang pinakamaganda, matibay, o maporma? Well, lahat tayo may sariling opinion tungkol dito. Ngunit, para sa akin, lahat ng ito ay recommended depende sa kung anong uri ng bike meron tayo. Kung kayo ay tulad ko na gustong magbike pero low budget sa bike upgrade, pwede nyong i-consider ang sumunod na brand ng gulong na budget-friendly pero saktong maganda at matibay. Ito ay ang tire brand na Stels. Kapansin-pansin na ang tire na ito ay halos may parehong knob pattern sa isang model ng Kenda tires. Samahan niyo ako at ikabit natin ang bagong tire na ito sa MTB ko. Masarap ikabit ang Stels dahil napakadali at hindi na ako gumamit ng tire levers para maipasok ito sa rim.
Ganito na ang itsura ng bike pagkatapos may kabit ang Stels na tires. Halatang lumaki ang gulong nito at lalong may laban na sa trail. Sa totoo lang, Kenda tires naman talaga ang original na gulong ng bike na ito. Pero dahil 1.95 lang ang lapad ng Kenda, pinalitan ko ng mas malapad na 2.0 na Stels tires. Halos kahuwig lang ang dalawang brand, pero mas pipiliin ko ang Stels dahil sa lapad nito. Mas mahal ang Kenda tires, pero naibenta ko naman agad kasi nga Kenda yun eh, pinag-aagawan. At dahil dun, ang amount ay gagamitin ko para sa isa na namang upgrade para sa bike na ito. Gawa sa alloy na material ang bike na ito. Pero dahil budget bike, kailangan kong palitan ang hubs na nagsisimula ng umalog dahil naparami na rin sa trail. At kailangan din itong i-upgrade sa cassette cogs. Abangan sa susunod na mga video sa channel na ito ang isa na namang budget upgrade na Shimano HBRM35 na hubs at ang 8-speed na titanium cassette cogs na ang brand ay Sagmit. Halos wala namang pinagkaiba sa Kenda tires ang feeling kapag pinapajack ko ang bike. Gaya ng sinabi ko, halos pareho kasi ang knob pattern nila. Kahit 2.0 na ang lapad, para sa akin, parang hindi naman gaanong gumigat ang gulong. Ang pag-upgrade ng bike ay hindi naman kailangang madaliin. Gastos din ito lalo na sa panahon ngayon na usong-uso ang bike at mahal ang mga parts. Minsan, kailangan mong maging mapamaraan para hindi ka masyadong gagastos. Maging mapanuri sa mga parts na akma sa type ng ride na gusto mo. At maging kontento sa kung ano lang muna ang kaya mong i-upgrade. Ito po ang Atsos Life at maraming salamat sa inyong panonood.